Hello mga Fordies, so meron tayong tinotrouble ngayon, eto Ford Ranger na Wild Trap 2.2. Okay, so naging problema nito is fuel system. So nakargahan to ng gasolina, siguro matagal ng panahon, and naulit-ulit yung pag-i-install ng kotse. So na-figure out natin, nagka-problema yung fuel pump and injection pump. As of now, ang trouble namin is yun nga, fuel pump and injection pump ang nasira later on. At eto, bukas abangan natin ang huling pagkabuhay. Actually, ilang mekaniko na ang tumingin ito, at malaki-laki na ang ginastos ni attorney ang may-ari nito. So hopefully bukas abangan natin yung muling pagkabuhay ng kanyang Ford Ranger. Okay, maraming salamat, at muli ulitin ko, hindi sila yung support. Overuse lang. Mama, matigas. Ano? Paano matigas? Ha? Paano matigas? Tigas na nasa nota. Tigas na kami ng brakin. Ha? Kabilaan siya. O, walang cut yung video natin. Ha? Walang cut ang video. Ito, mas malaki. Ayun, grabe. Ayun, hello mga kapordi. So, overtime tayo ngayon. Ito yung ginagawa natin. Ford Ranger. So, ang problema niya kanina is ito. Mapakita ko sa inyo. So, ito, yan o. Oh, yung nakalip siya ng 6-inch yata to. O 4-inch. So, yan. Naputol yung shock absorber niya, yung pinakampaa. Tapos, yung mga wheel bearing niya, puro kalug na. Kaya yung rotor, pinareface namin yung rotor kasi kinakain na yung rotor. So, ito yung side na to yan. So, ito, itong rotor na to, yan, bagong reface. So ito rin, putol din yan. Makapasin nyo, bagong welding. So yung shock absorber niya, ito. So sa mga nakalip ng ganito, ang dami ko na nai-encounter na kadalasan nasisira yung wheel bearing. So siguro mas maganda magkaroon ng maintenance yung mga nakagantong setup. Ito kasi is naka 6 inch o 4 inch lip itong Ford Ranger na to. So, siguro magkaroon tayo ng maintenance or laging palagiang i-check yung mga wheel bearing natin, kasi meron kami naging customer na natanggal na mismo yung gulong habang tumatakbo. So, itong customer na to, nakitaan namin, malapit na rin matanggal, at yung kakatunayan nga, yung rotor disc niya is kinakain na nitong metal to metal, kasi nakasandal na siya doon sa spindle, nakatabingin na siyang ganon. Kaya yung rotor kinakayod na nung spindle. So sa mga nakagantong setup, ugaliin nating mag-check ng mga wheel bearing natin. Every time na nagpapa-PMS tayo, magparitay tayo ng mga bolt. Kasi yung mga conversion natin, hindi natin masasabi. Gaya nitong mga gantong tornilyo, yan o. Ito yung mga original. So may mga lock yan. Although meron din naman silang ginawang improvise, pero ito kasi natutwist to. So dapat, ayan. Nagpaparitay tayo para nasa ganon, eh palagi tayong safe na bumabiyahe, lalo na yung mga nakagantong setup. Okay, ito yung spindle niya. Yung rotor niya tumatama rito, dahil nga may alog na yung wheel bearing, tumatama dito yung rotor. Kaya yung rotor niya nakasandal na rito pag nakababa yung gulong. So make sure na lagi nyo pinapacheck pagka every time na nagpapa-PMS kayo. So para sa safety related, kaya binidyo namin to, para maging aware yung mga nakagantong setup. Ayan o, ganyan kataas yung lip niya. Ayan o. So yun lang, advice lang mga 4D. At mag-ingat kayo lagi, and God bless everyone. Muli ulitin ko, hindi sira yung support, overuse lang. Mukhang matagal na eh, no? Ayan o. Ayan o, may tama na siya eh, no? Mukhang matagal na tong putol. So ayan siya, nakaganyan. Ganyan siya. Yung bushing niya, naka hard bushing na rin siya. Pero mukhang hindi na nakasentro. Ayan o. Ito nyo naman. Alright mga body. So ito na yung ating Ford Ranger na ginawa. Na halos matanggal na yung gulong niya. Okay. Yan yung gano'ng kataas siya, no? Gano'ng katikas siyang Ranger niya. Napaka-pogi. Kaya lang, yun nga lang, medyo malakas sa wheel bearing. Dahil nga unang-una sa laki ng gulong, sa bigat ng load na dinadala niya, ayun o.
gaano ka pogi yan. So ayun yung mga ginawa natin. Pag pumunta ako sa ilalim, nakaupo lang ako eh. So ayun yung mga ginawa natin. Ayan yung spindle niya, yung rotor. Okay, kung mapapansin nyo may bakas siya, yan yung naging gap sa brake pad. Kaya may gap siyang ganyan. Pero wala na siyang kahit ng metal. Eh. So far, okay na. Ayun o, gaano kataas siyang tinaas niya, 4 inch yata. So ayan yung mga nakaganto setup. Ipacheck nyo lagi wheel bearing nyo. Kesa mabaklasan kayo ng gulong. Ayan. So pag nagpa-PMS tayo, kailangan lagi ipacheck. Para maging safe ang biyahe natin. Alright? Tara. Road test tayo. Sobrang taas. Ayan. Alright. Ganda ng response ng makina. Grabe. Iba talaga ang Ford. So tara, road test tayo. Advice ko lang sa mga nakagantong setup. So, huwag niyong pihitin yung manubela nyo nang nakatigil yung gulong. So, mas maganda, i-rolling nyo ng konti para kahit paano hindi mahirapan yung mga pang-ilalim natin para hindi mapwersa. Pero grabe power nito. Itong Ranger na to. Naka-remap to, tingin ko. Tingin ko lang naka-remap to. Although may cabing ng konti. Alright, goods na. Grabe power. Lakas. Shoutout sa may-ari nito. Sir, ganda ng ano mo. Ganda ng makina mo, promise. Grabe. Sobrang responsive. Walang delay. Acceleration. Walang lag. Grabe, congrats sir. Napakaganda ng ride mo. Alright, yun lang mga ka-4D. At sa mga nakagantong setup muli, palag-ugaliing ipacheck ang ating mga wheel bearing for your safety sa inyong biyahe. Okay muli, maraming salamat. Ulitin ko, si Ford ay hindi si Ryan. Overuse lang. God bless everyone.